sa 4 na beses tayo nag-overlay. Napaka-imposible na talaga kapag hindi mo pa rin natutunan to. Pagdating sa video editing, isa itong overlay ang pinaka-basic at pinakamahalagang bagay na dapat mong malaman. Para saan ba at paano ba ginagamit at ano nga ba ang overlay? To cover something with a layer of something. Ang ibig sabihin nito, nagpatong ka ng isang video or picture sa isa pang video or picture. Or nagpatong ka ng lyrics ng isang kanta sa video or picture. Kung pagmamasdan itong picture na to, parang napakasimple lang. Pero maraming nakapatong na overlay. Magsimula muna tayo sa basic overlay para mas madali na lang sa'yo sundan yung mga susunod pa nating mga video editing tips. Tapusin mo ang video para may matutunan ka kahit papaano. At meron akong tips sa dulo ng video na siguradong makakatulong sa'yo. Promise! Madali lang gawin to. Tara, ipakita ko sa'yo. Punta lang tayo sa CapCut. Kung wala ka pa nito, mag-download ka na. Free lang to sa App Store at Play Store. Open mo CapCut mo. Makikita mo dito plus sign, new project. Click mo lang to. Makikita mo dito yung laman ng gallery ng gadget mo. Nakahiwalay ang videos, photos, at live photos. Dito sa photos, kukuha tayo ng isang picture na gagawin nating background. Itong white circle na nasa upper right side ang i-click natin para ma-select natin. Tapos dito naman sa videos, kukuha tayo ng isang video na gagamitin natin as background. Again, itong white circle na nandito sa upper right side ang pipindutin natin para ma-select natin. Click add na nandito sa baba. Okay, nandito na tayo. Bale, isang picture at isang video yung nandito sa main track na magiging background or main video natin. Wala pa dito yung usaping overlay ha. Kasi obviously, wala pa namang nakapatong na video or picture dito sa main material. Dito sa baba, hanapin natin ang overlay. Click natin to. Tapos add overlay. Unahin muna natin mag-try ng video na gagamitin natin as overlay. Click add na nandito sa baba. Wait lang natin na mag 100% loading. Okay, nandito na yung video na in-add natin as overlay. Itong part na to, ito yung timeline or result ng i-edit natin. Itong parts na to, nandito yung mga materials na i-edit natin. Ito ang main track. Pwede tayo maglagay dito ng pictures or videos. At dito naman sa baba ng main track, nandito naman yung mga overlay pictures or videos. Dito rin sa part na to, nakalagay ang mga text, stickers, effects, etc. At dito naman sa pinakababa, nandito naman nakalagay yung mga tools or functions na gusto nating mangyari dito sa i-edit natin. Kung mapapansin nyo, itong overlay video ay nakapatong lang siya dito sa main material natin. Since nasa ibabaw siya, natatakpan niya ang main materials natin. Okay B, makinig mabuti. Click lang natin itong overlay video, tapos adjust natin itong laki niya. Ayan, nakikita na ang main material natin na natatakpan lang talaga siya ng ginawa nating overlay. Ito, additional step lang. Para mas makita ang main material natin, tatanggalin lang natin ang background nitong overlay video. So again, select lang natin itong overlay video. Then dito sa baba, hanapin lang natin ang cutout. Click cutout, select remove background. Wait lang na mag 100% remove background. And boom! Nakikita na ang main materials natin. Itong overlay video, pwedeng i-adjust ang size depende sa preference mo. So ayan na nga ang overlay. Nakapaglagay ako ng nagsasalitang mama dito sa video ng iPhone 15 Pro Max. Okay, ngayon naman, maglalagay naman tayo ng picture as overlay. Dito sa baba, click overlay, tapos add overlay. Dito sa photos, select tayo ng picture na gusto nating ilagay as overlay. Kunyari, itong logo or watermark ko ang ilalagay natin. Click add na nandito sa baba. Okay, nandito na tong picture na in-add natin as overlay. Ang pangit ng picture, di ba? May sobra-sobra. So ang gagawin natin, hanapin natin ang mask dito sa baba. Select lang natin to. Usually itong circle lang ginagamit ko dito sa logo ko. Ayusin lang natin yung pagkakabilog niya. At kapag okay na sa'yo yung pagkakabilog niya, click lang natin itong okay na nandito sa baba. Liliitan lang natin, then ilagay ko dito sa upper right side. Usually dito ko siya inilalagay eh. Pero depende sa trip mo yan kung saan mo ilalagay. Eh paano kung gusto pa nating magdagdag ng overlay? Pwede yun. Dito sa baba, click overlay, tapos add overlay. Dito sa videos, select natin itong animated subscription button natin sa YouTube. Click add na nandito sa baba. Okay, nandito na siya. Again, natakpan niya lahat kasi nga overlay siya. Select lang natin itong bagong dagdag na overlay material. Dito sa baba, hanapin natin ang cutout. Select chroma key. Itong circle na to ay color picker kung tawagin. Drag lang natin tapos itapat natin kung alin ang kulay na tatanggalin natin.
Sa case ng overlaid material natin, kailangan natin tanggalin itong green. Select intensity, drag lang natin to para mai-adjust natin hanggang sa satisfied ka na sa pagkakatanggal ng kulay green. Ikaw na bahala magtimpla. Tapos itong shadow, ganun din. Kung saan ka satisfied. Ngayon, kung masaya ka na sa result, click OK na nandito sa baba. Matik na nakaselect pa rin itong overlaid material. Again, paliitin lang natin itong overlaid material at ilagay kung saan natin gusto. Anyway, ang material na ginamit natin as demo sa tutorial na to ay mag-subscribe ka na daw dito sa YouTube channel ko, sabi niya. Dinagdag ko tong material na to kasi may kinalaman ito sa next video natin tungkol sa chroma key. Yung cellphone framing sa video, familiar, na halos gamit lahat ng content creator. E paano kung gusto natin ulit magdagdag ng overlay? Dito sa baba, click overlay, tapos add overlay. Dito sa photos naman tayo. Select lang tayo ng photo na gagamitin natin na overlay. Click add na nandito sa baba. Okay, nandito na siya. Bale, apat na layers ang overlaid materials natin. Tama na to. Sa apat na beses tayo nag-overlay. Napaka-imposible na talaga kapag hindi mo pa rin natutunan to. Kung ano ang ginawa natin dito sa third material natin, ganun din ang gagawin natin dito sa fourth overlaid material natin. Select lang natin to. Then dito sa baba, hanapin ang cutout. Select chroma key. Drag lang natin at itapat sa color na gusto nating matanggal. Select intensity. Adjust natin to hanggang sa satisfied ka na sa result. Ikaw na bahala magtimpla. Tapos itong shadow, ganun din. Kung saan ka satisfied at kung masaya ka na sa result, click OK na nandito sa baba. Matik na nakaselect pa din itong overlaid material. Again, paliitin lang natin itong overlaid material at ilagay sa kung saan nating gusto. Ang sabi dyan, follow mo din daw ako dito sa Facebook page ko. Dinagdag ko itong dalawang materials na to kasi may kinalaman ito sa next tutorial video natin tungkol sa chroma key. Ngayon, click mo lang itong back na nandito sa baba para mapunta tayo sa main menu. Kung mapapansin mo, ayun sa taas yung mga overlay natin. Pagka-click mo nyan, isho-show niya yung mga overlaid materials natin. Play natin para makita natin. Okay, so dahil tapos na tayong mag-edit, it's time to export naman ang project natin. Dito sa upper right side ng screen natin, click lang natin to tapos isagad natin into 4K para malinaw ang video natin kapag in-upload natin sa mga social media accounts natin. Tapos itong part na to, kung ilang frames per second, isagad natin itong code rate para maiwasan natin na pixelated ang quality ng video natin, tropa. Tapos lagyan natin ng smart HDR para solid. Tapos click natin itong export sign na nandito sa upper right side. Wait lang natin to na mag 100%. Kapag 100% na ito, may nakalagay dito na ready to share. At dito, pwede directly i-share sa mga social media account natin. Huwag na huwag gagawin itong direct share kasi may watermark ng CapCut na nakalagay mismo sa video. Hindi sa dulo ng video nakalagay yung watermark. Iba yon. So ayaw natin na may watermark. Click lang natin itong done na nandito sa upper right side. Pagka-click, ganito na ang itsura. Ito yung mga listahan ng mga projects mo within your CapCut app. Punta tayo sa home screen ng cellphone natin. Open natin yung gallery or photos ng cellphone natin. At ayan, nakasave na siya dito sa gallery natin. And pwede na i-upload anytime. Pwede ka nang gumawa ng business presentation mo. Pwede mo nang pagandahin ng mga videos mo kahit papaano. Pwede mong gamitin sa kahit na anong klase ng vlog mo, mapa-entertainment man yan or educational. Bahala ka na! Ilan lang yan sa mga halimbawa na pwede mong gawin kapag natuto kang gumamit ng overlay at malupit na background sa mga videos mo. Kung may natutunan ka, pakikalat ang video na to para naman makatulong sa iba. At kung nagustuhan mo ang video na to, consider to subscribe naman dito sa YouTube channel ko at paki-follow na rin ako dito sa Facebook page ko. Ako to si Pula, ang tropa nyo. Salamat! See you sa next video. Peace!